I spoke at the IAS about 3 or 4 months ago. And at that time, we talked about it. We suggested that the IAS should not be under the PNP. Should not even be under the DILG. In the UK and in the Hong Kong, ang mga police, pag in-investigasyon niya, mga eminent persons ang nag-iimbestiga. Para ganun, hindi masasamahan ng tinatawag na pakiusap o mga kabaro o mga ganyan. Ang mga proposals pa natin dito ay, yun, IAS, I agree with the current director of the IAS, iwalay natin ang IAS sa kapulisan. Well, yung amending the Dangerous Acts, pag-aaralan namin yan, kinakausap ko ay the Judicial Bar Council sapagkat ang tagal bago makahuli at marami na di-dismiss dahil mali-mali ang ginagawa ng kapulisan. Even that should be looked into. Immediate suspension or dismissal of rogue policemen, not merely reassignment to other posts. Gusto ko any officer who transfers somebody who is under investigation to Mindanao or any other place in the country, pag tinransfer mo yan, kasama ka na dapat maparusahan. Dapat alam ng police kung anong aabuti niya pagka siya nagkamali. Hindi yung tatakuti siya, tatapok kita sa bandit. Na-shock pa ako, sabi. Mabuti yun, kaya tinatakot namin, baka doon sila matepok. Hindi tama yun. That is not rule of law. Immediate confiscation of service firearms and badges para hindi na sila makapalimbat. Kahit na naka-appeal, dapat tanggal yan. Nakikita naman yun sa TV. Give me your badge, give me your firearm. Kinukuha yan. Whether it's in discharge of firearms or especially in drugs. Dapat kasama yan. Shorten the review of administrative cases filed against rogue policemen. Inaabot ng taon, inaabot ng buwan. Yung IAS, yung mga ganyan, administrative proceedings. Creation of a training program, ito na, which will conduct mandatory training on values. A very, very strong point in the training of future soldiers of the military is yung character formation and values. Meron naman yan, dadagdagan lang ng konti sa atin. Hindi pa totoo ito. Ito pinag-aaralan pa natin ito, ha. Oh, very clear ako dyan, ha. Gawin nyo lang 4 years college yung magiging officer and then 2 years training. Para specific yung training niya, makukuha niya yung whole nine yards, how to preserve the evidence, how to use intelligence, how to do all that. Then hindi pa tayo gagastos na malaki. But I'm sure we'll keep the PNPA. Pero yung nga lang, talagang parang nakafocus tayo doon sa kailangan natin.